Tanong, madalas din bang sumakit ang mga ulo ninyo? Napapansin nyo ba na may mga triggers ang pagsakit ng ulo? Uli kayo, pag-usapan natin yan. Pagdating sa pananakit ng ulo, nako, lahat ata tayo mayroong fair share niyan. At minsan kapag umatake na yan, wala ka na talagang magagawa. Maraming types ng headaches. Merong mga migraine, meron ding mga tension headache, cluster headaches, at iba pa. Pero common sa mga yan, pwede yung triggered ng mga events o ng mga kung anong kinakain o kung anumang nasa paligid ninyo. Narito ang ilan, isa-isahin natin. Una, stress. Hindi na po bago ito. Pwedeng magdulot ng paninikip o tightness ng muscles ng shoulders ninyo at ng neck ninyo ang stress na siyang po pwedeng magdulot ng tension headache. Pwede rin niyang magdulot ng migraine headache kung saan tumitibok-tibok ang isang side ng ulo ng pasyente. Kaya sabi nga natin, iwas sa stress, mga best. Pangalawa, diet. Kung kayo ay katulad ko na isang migraineur o mayroong migraine, baka kinakailangan nyo ring iwasan ang ilang mga pagkain pwedeng mag-trigger ng headaches nyo. Pwede yung cheese, chocolate, beans or nuts, processed foods na mayroong nitrates, yung mga yellow food dye o mayroong mga MSG. Marami pa rin iba, depende po sa inyo, kaya ang best na gawin ay ang alamin kung saang pagkain kayo natitrigger. Paano? Sorry, wala pong iba kundi ang trial and error. Pwede kayong mag-migraine diary. Ibig sabihin, isulat niyo po sa isang papel o sa notes ng phone ninyo kung kailan kayo nagkaroon ng migraine at kung ano ang makinain ninyo bago kayo inatake ng migraine. Example, kumain ka ng keso, maya-maya nanakit ng ulo mo. O kaya naman kumain ka ng tsokolating bigay ng manliligaw mo, sumakit ang ulo mo. I-take note mo yung mga yan at huwag mo nang ulitin. Pangatlo, alcohol. Isa sa mga common causes yan ng cluster headache at pati na rin ng migraine. Minsan pa nga, kahit red wine, nagkakaroon pa rin ng atake. Pang-apat, environment. Pwede kasing seasonal ang cluster headaches. Pwede rin naman na kapag masyadong bright ang araw o kumukulimlim, pwede rin trigger ang mga yan. Minsan, meron din tayong nalalanghap na amoy na hindi natin kasundo. Pwedeng sobrang bango o sobrang baho o kaya minsan naman mga sense lamang talaga na hindi natin kasundo. Kapag naamoy ang mga yan, pwede rin sumakit ang ulo ninyo. Panglima, hormones, lalo sa mga babae, minsan tied talaga yan sa menstrual cycles. Ang pabago-bagong levels kasi ng estrogen ay linked sa headaches, kaya napapansin din po ng iba na kapag nagmenopause sila, nawawala rin po ang migraine nila. Pang-anim, eto na, withdrawal sa kape. Hindi naman sinasabing magkape kayo araw-araw o maya't maya, pero kung sinanay po ninyo kasi ang inyong mga katawan na magkape kayo, tapos bigla ninyong titigilan, hindi rin po magandang ideya yan, dahil po pwedeng manibago rin ang mga katawan ninyo at hahanap-hanapin din yan. Kaya dahan-dahan lamang po sa pagtatanggal ng kape sa sistema ninyo. At panghuli na, kakulangan sa tulog. Pansinin po ninyo na mahirap maka-function minsan kapag kulang talaga kayo sa tulog. Kaya tulog-tulog din. So again, ang mga ito po ay mga common triggers lamang pagdating sa headaches, kaya hanggat maaari, iwasan kung may iwasan nang sa ganoon ay mas maging okay ang araw-araw nating pamumuhay. Mahirap talaga magkaroon ng pananakit ng ulo. Sigabal talaga sa productivity natin, kaya best na iwasan ang mga bagay na po pwedeng iwasan. Pero kung hindi talaga mawala-wala, pinakamainam na kayo ay magpatingin sa inyong mga doktor para ma-rule out kung ano man ang possible causes ng headaches ninyo. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat!